So nandito po yung ating mga tea plants, kulay green na may white variegations and yellow variegations na nabubuo. Ano, alaman at tiyak na mabubuhay. Ano, tingnan nyo. Hello everyone! This is Hermes Sunao, Mini Dino Park in Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Meron ako sa inyong ibibidang halaman. Yan pong nasa background ko kung nakita nyo, no? Isang uri po ng tea plant na kakaiba yung kulay niya, no? Malalaman nyo yan sa ating gagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at kanina nga po nag-ayos dito yung ating mga angels dito sa ating garden dito. At napansin ko po na talagang lumaki na yung ating mga halaman dito. Kabilang na po yung mga tea plants natin dyan. Ano. Meron tayong iba't ibang uri dyan ng tea plants, pero ang pumukaw ng atensyon ko itong medyo mag-green-green na may yellow and white na variegations. Ano nga ba pangalan yan? And pakita ko siguro sa inyo na malapitan, tsaka natin pag-usapan. So nandito po yung ating mga tea plants. And grabe yung ating mga landscaping dito, eh talaga namang hindi na makita dahil po sobrang lago ng ating mga yan, Hawaiian tea plant, cordyline ang tawag din dyan. Pero this one, yung tinatawag nating lemon lime, minsan po tinatawag na Bangkok Gold, no, yung pangalan niyan. At mayroon din tumatawag dyan ng Tropical Snow, no, yung variety ng tea plant na iyan. Ang pagkakaiba po niya doon sa ating mga red na tea plants, ayan po yung pink, no, siya naman po is kulay green na may white variegations and yellow variegations na nabubuo. Ano, actually, ito pong mga tea plant, isa po sa mga maswerteng halaman dahil itinuturing po yan na lucky wishing plants. Ano? At katulad po ng ating mga tea plants, eh, maganda po siyang ipangbakod, ipanglagay sa landscape. Dahil kapag ito'y naaarawan, mas gumaganda po yung kanyang mga variegations. Ano? Ngayon muna, kukunin natin to kasi magpo-propagate tayo. Sobrang hindi na makita yung pinaka-landscape natin. At medyo kailangan na ayusin. So, tatanggalin natin yan at ililipat dun sa mga iba pang pwesto. Madali lang po kasi itong padamihan. Ano? Kaya, samahin nyo muna ako habang kinakat ko itong ating mga magagandang tea plant na ito. So ayan ang mga nakuha natin, and may mga tuwid, may mga nakaliko, pero okay lang yan. Ano, kailangan lang naka-slant yung inyong pagkakat para mas madaling itusok. Ano, kung halimbawang tuwid lang, pwede rin naman, kaya lang mas maganda po sa ating mga propagations yung mga naka-slant. So eto, tatanim na natin to at dun sa area na yun, no? Sa may pinaka dulo, dyan natin itutusok. Ano, tara kunin natin at kasi dito bakante naman yung mga nakalagay, kaya maganda na hindi na tayo bibit ng halaman at itatanim na lang natin yan. So ito, madali lang naman to, no? Hindi na, wala na masyadong arte kasi pag tayo nagpo-propagate ng marami nating plants, talagang nilalagyan natin pa ng sabila para mabilis yung rooting process niya, no? At minsan nilalagyan natin siya ng yung cinnamon ground. Pero ngayon, this time, tusok lang tayo ng tusok kasi maulan naman at tag-ulan yung panahon, kaya mabilis magpa-propagate ng halaman at magpaugat. So malalambot yung lupa, no? So ang gagawin natin is tusok muna natin to, no? Ganito lang yan. Pag may nakita kayong makanting lote o lupa sa bahay nyo na gusto nyo lagyan ng halaman, tusukan nyo lang yan ng tusukan nyo yun ng mga
halaman at tiyak na mabubuhay yan. O, tingnan nyo, ganyan lang siya, no? Usually yung mga nakukuha kong halaman dito na nakalagay dyan sa ating mga ni landscape, yung iba binili ko, pero yung iba tusok-tusok lang talaga ako. Pag nakikita ko lumalago na, tusok-tusok. At sinasamantala ko yan habang ngayon ay nag-uulan, madaling tumubo po yan. So lagay ko muna itong ating mga yan, lemon lime na tea plants, Hawaiian tea plants dito sa pwesto na to. O ayan, natanim na natin and nag-expect ako na ito after 2 weeks papataas to 1 month dyan na nag-develop yung kanyang mga roots, ano, at maging stable na yung ating propagations dito. So yan po yung ating klase ng pagpo-propagate dyan sa ating mga cordyline Hawaiian tea plant na lemon lime or bangkong gold, or minsan tinatawag din po na tropical snow, no? Punta na po natin yung iba pa nating mga ganito. Pag-usapan naman natin yung pangangalaga sa kanila. And pag-usapan naman natin yung pag-aalaga dito, no? Actually, merong iba po sa inyo, iba yung tawag dito sa inyong lugar. Ano yung tawag nyo dito sa halaman na to, no? Dito kasi sa amin, lucky wishing plant, tea plants. And yun nga, yung mga binanggit ko, no? Ano yung pangalan sa inyo sa lugar nyo, kasi iba't ibang lugar iba tawag dito, no? And pag-usapan natin paano halagaan, ano, actually po this one is preferably dapat nasa yan, outside the garden, pwedeng outdoor, no? Outdoor plants kasi nga ginagamit sa landscaping, ano, at ginagamit sa pag babakod, no? Ito pong halaman na to pwede rin pong ilagay yan sa loob ng bahay, ano, as decorative plants. Pwedeng-pwede po yan, ano, kasi gusto lang naman ito is bright area. Kaya alam pong sinasabi natin, kapag bright area lang, kailangan makuha niya yung sapat na araw, dahil po para gumanda at manatiling makulay yung inyong halaman, ano. Kasi po minsan kapag medyo shaded yung paglalagyan natin nito, yung pagtubo po ng mga variegated na dahon niya eh malamlam, no, or hindi ganun ka striking. Pero kapag tampak yung araw, eh mas maganda po, ano, yung kulay, at nabubuo pong mga variation sa kanyang mga dahon. So yan yung kailangan niya sa light requirements. Hindi ma-arte ito sa potting mix na gagamitin. Pwede nga po yan kapag nagpapaugat ka sa bulok na ipalang, ano, pwedeng-pwede yan. Sa clay, pwede po yan. Kaya lang po, dapat yung clay nyo direkta lupa, ano, dahil kailangan po wag mababad yung kanyang pinakaugat sa water, no, para hindi po magka-root rot, no. Walang ganong problema dito, no, nasakit sa halaman. Ako, yung mga batik-batik lang paminsan-minsan makakita kayo, pero napaka-minimal po ng problema sa halaman to. Kaya lang po, sabi ko nga, balansi dapat yung pagbibigay ng tubig at yung pagbibilad sa araw. Kasi once naman po nakinulang kayo sa pagdidilig, eh baka naman po yung inyong halaman, yung inyong mga dahon ay masunog, no? Lalo na't ito'y tampak sa araw, dapat po regular yung pagdidilig natin sa ating mga tea plants, ano. Yun lang naman po yung ating maganda kapag nasa loob ng bahay po, kasi dapat nag-a-adjust din kayo ng pagdidilig, ano. Hangga't hindi natutuyo yung lupa, eh huwag muna kayo magdilig, ano. Pero ganun pa man,
itong tea plant, hindi po siya mahirap alagaan at perfect na perfect po sa mga gustong mag-alaga ng halaman na talagang tatagal ano, yung kanyang buhay. And ayan, sa mga simbolismo, sobrang ganda kasi sa feng shui, pinaniniwala ang swerte din ang halamang ito. Sa Hawaii, ginagamit ito as traditional plants, no? Na talaga namang maswerte, no? Lucky plants na matuturing, at may mga lugar na tinuturing po itong wishing plants o yung maaari kang humiling sa halamang ito at ikaw ay pagbibigyan. So yan po yung magandang simbolismo ng halamang ito, nitong ating lucky wishing plants na napakagandang variety, no? So yan po, and I hope meron din kayo nito at mapadami nyo rin ano, kasi magandang ipang design yung kagandahan niya, yung talagang magbibigay sa atin ng kaaya-ayang paningin ano, sa ating garden. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na po yung ating video for today at nakilala nyo na yung halaman na yan ano, at I hope na meron din kayo nyan at maganda rin po yung inyong mga tea plant na halaman ano. Maraming salamat sa inyong panonood niyang araw na to. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet nyo po yung gantong usapan, Plants and Gardening, eh mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye.